Ako po si Ruth Gabriel, 42 years old po. Taga Iloilo po ako, taga Capiz talaga actually. Nagtatrabaho ako dito sa KK Hospital. 15 years na kami dito sa abroad. Sumunod lang ako sa asawa ko para hindi naman siya maging malungkot, para makaipon, di sumunod ako pa sa mga bata. Kasi may tatlo kami anak. Ako naman po si Dennis Gabriel. Nakatira po ako dati sa Novaliches, Caloocan City. 45 years old na po ako. Dito po sa Singapore, nagtrabaho po ako since 1999. 18 years or 19 years na po ako dito sa Singapore. Nag-abroad po ako dahil sa gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya ko at madala at makasama ko yung pamilya ko rin dito. Ay, napakalungkot. First time ko mag-abroad eh. Wala ako ganong kakilala. So, doon ko naramdaman yung sinasabi nila na homesick. Nako, napakasakit. Malungkot talaga. Kasi, doon time na yon walang-wala. Yung simpleng bagay na hindi mo pwedeng ibigay sa anak mo, tapos nakikisama ka, although na may katulong ka, syempre, ang lahat ng problema, sakop mo. Hindi lang yung problema sa pamilya mo, tapos hindi ka kinikilala, ganun, hindi kinikilala mga anak mo. Tapos lumating yung point na nanganak ako, yung pangalawang anak ko, nung umuwi siya, hindi siya kilala bilang tatay. Tapos sumunod pa yung pangatlong anak ko, mananganak ako, wala rin siya. Iniwan ko yung anak ko sa Pilipinas, ha? Pabalik-balik ako dito sa Singapore para lang makapaghanap ng trabaho, pa makatulong din sa kanya. Ang problema, nung dumating yung time, tatlong anak ko na food poison, Christmas, nabenta namin yung sarili namin cellphone para may pagdala sa Pilipinas. Nung dinala namin dito para lang magbakasyon, alam mo ba ang pakasakit? Kasi sabi ng anak namin, Papa, Mama, pwede ba dito na lang kami? Kahit na mag-ulam lang kami ng asin, basta huwag nyo tayo maghiwalay. Matitiisin namin. Sabi nila, itatapon daw nila yung Pasko, Kuya, para huwag na kami maghiwalay. Mahirap sa abroad. Kung hindi ka masipag, wala kang kakaingin, wala kang pamilya. Ay, oo, malaki. Lalo na dun sa kung paano mo gamitin yung pera mo sa tama. Yung tinatawag na freedom wallet, tsaka yung money blueprint na kung tawagin. Ang pera namin ngayon, iniisip namin na invest natin sa ganito. Kung i-invest mo sa material na bagay, balang araw, itong material na bagay na to, hindi mo papakinabangan kasi mabubulok lang din o masisira. At least kapag sa real estate, mag-appreciate yung investment mo, magiging passive income pa. Yun ang natutunan namin sa Balik Mayaman program. So, ngayon, ang una naming investment is yung vinya nga na ngayon ay napapaupahan na namin. 15,000 a month. Tapos, sumunod itong Studio City. Tapos, sinamahan namin ng car park doon sa Studio City rin. Tapos, nung Studio City, kumuha ako sa Linear, which is napapaupahan na rin. Tapos, yung sumunod na kinuha namin is itong The Levels. Tapos, meron kaming house and lot na kinuha sa Nusa Dua. Siyempre, yung fridge life na kung tawagan eh, hindi ka na magtatrabaho, nandun ka lang sa bahay mo, nagbibilang ka na lang ng pera. Ini-enjoy mo na lang yung life, magta-travel ka sa ibang bansa, ganyan. Every month, may titingnan ka sa bank account mo na pumapasok dahil may passive income ka doon sa renta mo, parenta mo, ganyan. Wala ka nang worry sa ano sa future ng mga anak mo dahil secured na. Maraming salamat, Balik Mayaman Action Program, for giving us the opportunity. Yes. Reach your life!